Magandang araw o gabi sa inyong lahat, mga kaaswang. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Alona. Totoong pangalan ko ito. Habang nagbabantay ako ng maliit na tindahang sari-sari store ay palagi akong nakikinig sa mga kwento niyo. Kung kaya dahil doon ay talagang nainganyo akong sumulat para ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko tungkol sa aswang dito mismo sa aming lugar sa Mindoro. Noong una, mga kaaswang, ay hindi talaga ako mapaniwalain sa mga aswang-aswang na yan, dahil ang nasa isipan ko noon ay kuro-kuro lang ng mga matatanda at panakot lang sa mga kabataan upang makinig ang mga ito sa mga nakakatanda. Hanggang sa ako na mismo ang nakaranas nito, at doon ngay naniniwala na ako. Taong 1998 nang mangyari sa akin ang isang katakot-takot na pangyayari na hinding-hindi ko malilimutan kahit kailan. Itong mga panahong ito ay bagong panganak lang ako sa pangalawa kong anak nang lumipat kaming mag-asawa ng tirahan sa gilid ng Palayan. Dahil sa hirap ng buhay noon at wala kaming sariling lupa, kaya naman noong pinaalis kami ng may-ari ng lupang pinagtirikan namin ng bahay, ay wala na kaming nagawa pa. Dahil sa kailangan na rin nito ang lupa sapagkat may sakit umano ang panganay nitong anak, kaya kailangan nitong ibenta sa lalong madaling panahon ang lupa kung saan kami nakatira. Pasensya na talaga kayo, ha? Kinakailangan ko na talaga itong lupa dahil kailangan na naming dalhin sa Maynila ang anak namin para magamot. Pakiusap na wika sa amin ng may-ari. Pero huwag kayong mag-alala dahil may lupa ang kapatid ko na pwede niyong matirhan. Yun nga lang, medyo malayo sa mga kapitbahay iyon. Ayos lang ba sa inyo? Dagdag na saad sa amin ang may-ari. Natuwa naman kami sa suhestyon nito dahil sinabi nitong pinakiusapan niya umano ang kanyang kapatid na kung pwede ba kaming tumira muna pansamantala sa lupang bakante nila. Subalit ayon sa may-ari ay nasa gilid raw iyon ng Palayan at medyo may kalayuan sa mga kapitbahay. Kaya kung ayos lang daw sa amin ay pwede kaming lumipat kaagad. Makalipas nga ang ilang araw ay tuluyan na kaming nakalipat ng bahay. Nagkaroon na rin ng trabaho ang asawa ko dahil kinuha siyang bilang trabahante ng may-ari ng lupang tinitira namin sa Palayan na si Aling Elena. Isang araw, maaga pa lang ay sinundo na sa bahay ang asawa ko ng isa sa mga trabahador ni Aling Elena upang magtrabaho sila umano sa kabilang baryo. Alona, aalis na ako. Isarado mo na lang ng mabuti yung bintuan mamayang hapon kapag hindi pa ako nakauwi, ha? Baka kasi bukas na ako makakauwi kasi marami daw pinapagawa yung matanda sa amin, eh. Bilin sa akin ng asawa ko bago ito umalis. Nang araw na iyon, mga kaaswang, naiwan lang kaming tatlo na anak kong si Sonia at ang sanggol kong anak. Bali yung anak kong si Sonia ay 12 taon na at maaasahan ko na rin siya sa pagbabantay ng kapatid niya kapag may ginagawa ako. Habang abala ako sa pagwawalis ng bakuran ay may napansin akong matandang lalaki, may bit-bit na bayong. Naglalakad ito papalapit sa bahay namin. Kung kaya hininto ko muna panandalian ang pagwawalis ko at tinignan ng diretso ang matanda. Ilang sandali pa ay tuluyan na itong nakalapit sa bakura namin. Agad ko namang tinanong ang matanda kung ano ang kanyang kailangan. May binibinta kasi akong karni, iha. Baka gusto mong kumuha. Tugon ito sa akin. Naku, tatang, wala pa ho akong pera. Kakapasok pa lang kasi ng trabaho yung asawa ko. Isa pa,
Sa Sabado pa ang sahod noon. Pasensya na ho. Wika ko sa matanda. Ah, ganoon ba? Pwede mo namang utangin muna at sa Sabado mo nalang bayaran. Aniya ba? Sinabi ko naman sa matanda na sa susunod na lang ako bibili dahil nakakahiya naman kung uutangin ko pa yung karneng nilalakaw niya. Kaya sinabi ko sa kanya na subukan niya munang ilako sa iba dahil baka may bibili pa sa susunod niyang mapupuntahan. Sige na ining, kunin mo na itong karne para naman mabawas-bawasan na yung bitbitin ko. Pakiusap sa akin ng matanda. Sinilip ko naman ang bayong na pinaglagyan niya ng karne. At nakita ko ngang maraming nakahiwa-hiwalay na karneng nakaplastik na. Sigurado po ba kayo, tatang? Hindi po ba nakakahiya kasi mukhang wala pa po kayong benta eh. Nahihiya kong wika sa matanda. Nakangiti naman itong tumango at pilit na inabot sa akin ang karning nakabalot ng plastik. Dahil sa nakukulitan na ako sa matanda, kaya kinuha ko na lang iyon at sinabi dito na balikan niya lang yung bayad sa Sabado. Matapos naming mag-usap ng matanda ay nagpaalam na ako dito para ipasok sa loob ng bahay ang karning kinuha ko sa kanya. Habang naglalakad na ako papasok, ay nasipat ko pang tila ba may sinisilip sa loob ng bahay namin ang matanda bago ito tuluyang naglakad palayo. Kung kaya ay napakunot noo ako, nakaramdam ng kaba sa dibdib dahil unang-una, malayo kami sa mga kapitbahay. Pangalawa, kami lang ng mga anak ko at puro babae pa. Hindi ko maiwasang mag-isip ng hindi maganda ng mga sandaling iyon, mga kaswang. Dahil baka kako, manyakis ang matandang iyon at nagmamanman lang sa bahay namin. Kasi kung magnanakaw iyon, wala naman siyang nanakawin sa bahay namin. Dahil sa kalderot, latot, kutsara lang ang gamit namin noon. Hoy nay, anong sinisilip-silip dyan? Nagulat naman ako at napaiktad nang biglang sumulpot ang anak kong si Sonia habang karga-karga niya ang mahimbing nang natutulog niyang kapatid. Wala, ano kasi yung matandang lalaki? Kanina ko pa napapansing panaitingin dito sa bahay natin. Tapos ito nga oh, pinautang pa ako ng karne. Wika ko sa anak ko. Naku nay, baka naman nagtitinda lang talaga ng karni iyon. Huwag mo nang pag-isipan pa ng masama. Sinanay talaga o, kung ano-ano na lang ang iniisip. Pagdadaldal na saad sa akin ang anak kong si Sonia. Oo nga no. Ano ba yan? Kung ano-ano nang naiisip ko? Tugon ko sa kanya. Kaagad na akong dumiretso sa kusina para ibabad sa toyo at kalamansi ang karning inutang ko sa matanda. Naisip ko kasing mamayang hapon ko nalang lutuin iyon para kung sakali mang makakauwi ang asawa ko ay may ulam kami mamayang hapunan. Pagkatapos kong pigaan ang kalamansi at ibabad sa toyo ang karne, ay kaagad kong tinakpan. Dahil tatapusin ko na ang paglilinis ko sa labas ng bahay para naman umaliwalas na ang bakura namin. Lumipas ang maghapong iyon na naging normal ang araw namin hanggang sa sumapit na ang takip silim. Bandang 6 na iyon ng hapon nang maisipan kong magluto na ng hapunan para pagdating ng asawa ko ay kakain na lang kami. Noong akmang lulutuin ko na sana ang karning binabad ko ng toyo, ay bigla na lang akong napasigaw at nabitawan sa lamesa ang pinagbabaran ko ng karne sa kadahilan ng bigla na lang itong umalingasaw ng napakabaho at ang mas ikinapanindig ko ng balahibo dahil yung karne ng baboy na binabad ko ng kalamansi at toyo ay bigla na lang naging karne ng tao.
sapagkat kitang-kita ng dalawang mata ko ang mga pera-perasong daliri ng tao at tenga. Mayroon din akong nakikitang parte ng karne na sa tingin ko ay pisngi iyon ng tao. Kaagad namang lumapit ang anak kong si Sonia at napatakip rin siya ng ilong dahil sa nakakasulasok na amoy. Noong makita nga niya ang karne ay bigla na lang siyang nasuka sa kusina namin. Lintik na matanda yun. Kunwari nagbibenta ng karneng baboy. Yun pala karne ng taong ibinibenta noon. Galit na wika ko habang nangangatog ang buong katawan ko. Dahil hindi talaga ako makapaniwala na makakakita ako ng karne ng tao. Kahit malakas ang kabog ng dibdib ko ng mga sandaling iyon, ay agad ko na lang dinala sa likurang bahay ang karne at inilibing iyon sa lupa. Nay, hindi kaya aswang yung nagbenta sa iyo ng karne? Natatakot na tanong ng anak kong si Sonia. Magtigil ka nga, hindi totoong may aswang. Kaya huwag kang magpapaniwala sa mga naririnig mong aswang-aswang na yan. Saway ko dito. Pero nay, hindi na tuloy pa ang sasabihin sa akin ni Sonia dahil pinigilan ko na siyang magsalita at sinabi ko sa kanya na simulat sa fall ay wala pa akong nakikitang aswang. Kaya huwag siyang magpapaniwala sa mga aswang-aswang dahil walang aswang. Hindi totoong may aswang. Agad namang tumahimik ang anak ko at nagwika siyang siya na lang umano ang magluluto ng hapunan namin. Sumapit na ang alas 7 ng gabi. Kasalukuyang hinihintay na lang namin ang asawa ko bago kami kumain. Dahil tapos na magluto si Sonia at nakahain na rin ang pagkain sa mesa, kung kaya nakaupo na kami sa sahig ng kawayan. Mahimbing naman na natutulog ang bunso kong anak. Kaya nagkukwentuhan na lang kami ni Sonia habang nagtutupi ako ng mga damit na bagong laba. Habang abala ako sa pagtutupi ay parang may naaninagan akong kulay itim na malaking ibon sa ibaba sa puno ng langka na malapit lang din sa bahay namin. Nakikita ko iyon dahil bukas pa ang bintana namin at nataon pang kabilugan ang buwan ng gabing iyon. Kaya maliwanag ang paligid ng bakura namin. Hinayaan ko lang iyon at ibinalik ko na lang ang pansin ko sa pagtutupi dahil ang buong akala ko ay normal na ibon lang iyon. Nak, isara mo ngayong maigi yung pintuan natin, baka mamaya pa darating yung tatay mo. Utos ko kay Sonia. Kaagad naman itong tumayo at isinaradong maigi ang pintuan. Maya-maya pa, pagsipat ko ulit sa puno ng langka ay para bang biglang nagiba iyon ng anyo dahil ang kaninang malaking kulay itim na ibon na naaninagan ko ay biglang naging isang aso. Kung kaya doon ay kinalubutan ako ng husto, sinipat-sipat ko pa ulit iyon para makumpirma kung tama ba ang nakikita ko o baka namamalik mata lang ako. Subalit nung matitigan ko na ang nilalang, ay doon na nanlaki ang aking mga mata. Sapagkat mismong sariling mga mata ko ang nakakita na yung asong nakita ko, ay biglang naging isang matandang lalaki. Nagtayuan ang mga buhok nito at kitang-kita ko ang mga mapupulang mga mata nitong nakatitig ng matalim sa akin. Para itong asong nauulol na nakanganga habang patuloy na pumapatak sa lupa ang laway nito. Nakadapa rin itong nakaharap sa akin na parabang susugod anumang oras. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na iyon dahil sa gabi na at malayo pa kami sa mga kapitbahay. Idagdag pang hindi pa dumarating ang asawa ko, kung kaya kami lang ng mga anak ko ang nasa loob ng bahay. Ilang sandali pa ay nakita kong mabilis na tumalo na parang pusa yung matandang lalaki papunta sa may bintana namin.
Kaya sa gulat ko ay mabilis pa sa alas 4 akong napatayo. At pahambalos na isinara ang bintana. Pagkatapos ay pinadla ko iyon ng maigi. Maya-maya pa ay may naririnig na akong mahihinang huni ng wakwak na pabalik-balik sa taas ng bahay namin. Nay, anong ingay yun? Gulat na tanong ng anak ko. Sonia, puntahan mo sa higaan yung kapatid mo. Doon lang kayo sa loob ng kulambo. Huwag na huwag mong iwanan. Maliwanag ba? Utos ko sa kanya. Nakita kong namumutla na ang aking anak, subalit mabilis itong tumakbaw papunta sa higaan at pumasok na sa loob ng kulambo. Kaagad ko namang kinuha ang itak na nakasabit lang sa gilid ng kusina. Pagkatapos ay bumalik ako sa pintuan. Tinignan ko kung nakasarado ba ng maigi iyon. Noong makumpirma kong nakasarado na lahat ng bintana at nakasarado na rin ang pintuan ay tsaka pa lamang ako napasalampak ng upo dahil sa sobrang takot at kabang nararamdaman ko at mag-aapat na buwan pa lamang nung nanganak ako. Kung kaya halo-halo na ang emosyong nararamdaman ko sa sarili. Pakiramdam ko rin ay takasan na ako ng ulirat. Kung kaya nagdasal na lang ako sa Panginoon ng mga oras na iyon na sana ay huwag kaming hayaang madisgrasya. Ramdam kong mas lalo pang nanggagalaiti ang aswang dahil pilit nang tinutuklap nito ang yerong bubunga namin. Kung kaya mas lalo pa akong nakaramdam ng takot para sa aming tatlo na mga anak ko. Carmelito, nasaan ka na ba? Bakit hindi ka pa umuwi? Bulong ko sa sarili ko. Hanggang sa lumipas ang ilang sandali ay may naririnig akong tatlong lalaki ang nag-uusap patungo sa bahay namin. Kung kaya kaagad na akong tumayo at sumigaw ng sumigaw at humingi ng tulong sa mga ito. Tulong, tulungan niyo ako. May aswang sa taas ng bubunga namin. Pagsilip ko sa maliit na sewang ay nakita kong tumatakbo na mga itong papalapit sa bahay. Aswang! May aswang doon sa taas ng bubungan! Sigaw ng isang lalaki. Noong makita nila umano ang lumilipad na malaking ibon habang humuhuni ng wakwak na papalapit sa kanila. Kaagad na inihanda ng lalaki ang kanyang itak at noong tuluyan na nga makalapit ito ay walang pag-alinlangang hinataw ito ng itak ng isa sa tatlong lalaki. Nakita kong natamaan ang itak ang aswang, kung kaya mabilis na itong lumipad palayo. At mga habulin pa sana ng lalaking may hawak na itak ang aswang, pero pinigilan ito ng isa pang lalaki at sinabihang wag na nilang habulin dahil mas delikado umano kapag hinabol pa nila iyon. Nang tuluyan ng mawala ang aswang ay tsaka pa lamang lumapit ang mga ito sa bahay namin at kinato kami. Kung kaya mabilis ko nang binuksan ang pintuan at kinausap ang mga ito. Ayos lang po ba kayo? Tanong ng lalaking may hawak ng itak. Nalaman kong nakisuyo pala ang asawa ko sa mga ito. Nasabihan akong hindi siya makakauwi. Nakiusap naman ako sa mga ito na kung pwede ay samahan kami ng mga anak ko na pumunta sa asawa ko dahil natatakot ako na baka balikan pa kami ng aswang. Mabuti na lang at pumayag kaagad ang tatlong lalaki. Kaya nang bundali na akong ibinalot ng damit ang bunso kong anak at isinara na lang namin ang bahay. Pagkatapos ay pumunta na kami sa kabilang baryo. Noong nakarating na nga kami sa kabilang baryo ay nag-aalala lang sinalubong kami ng asawa ko. Sinabi naman ng tatlo niyang kasamahan ang tungkol sa aswang na nakasagupa nila. Mabuti na lang talaga at medyo maaga-aga kaming dumating sa bahay niyo pre. Dahil kung hindi, baka napano na ang pamilya mo. Wika ng lalaking tumulong sa amin. Nagpasalamat naman ang asawa ko sa tatlo niyang kasamahan.
at magmula nga nung maranasan ko ang mga pangyayaring iyon mga kaaswang, ay hindi na ako pumayag pang kami lang ng mga anak ko ang naiiwan sa bahay kapag gabi. Sinabi ko rin sa asawa ko ang tungkol sa matandang lalaki na nagbenta ng karne. Kaya naman ilang araw naming inibangan ng matanda kung babalik ba ito sa bahay namin. Subalit lumipas lang ang ilang araw, linggo at buwan, ay wala akong nakitang matandang lalaki na nag-uwi sa palayan. Ang sabi naman ng asawa ko na baka nag-uwi lang yung matandang iyon sa may palayan at nataong nalaman nitong kami lang ang tao sa bahay. Kung kaya pinantarya kami nitong aswangin. Ngunit marahil ay taga-ibang baryo ang matandang iyon, kaya hindi na namin nakita pa ulit. Magmula noon ay naging tahimik na ulit ang pamumuhay namin mga kaaswang. Hanggang sa nakalipat na kami ng bahay sa mismong baryo namin, kung saan malapit na kami sa mga kapitbahay. Hanggang dito na lang po ang kwento ko mga kaaswang. Nawa ay mapili niyo pong i-ere ang aking kwento. Maraming maraming salamat po. Muli po, ako po si Alona ng Mindoro.